Ako po si Marian Rios, miyembro ng Gerilya, at kami po ay lumilika ng street art. Ang Gerilya kasi, kumbaga pag sinerge mo lang, alam mo sasabihin, independent, hindi umaasa. Walang inaasahang iba kundi sarili lamang. So kami sa grupo ng Gerilya, talagang struggle. So kung wala tayong ano, sige, ambagan tayo. Kung ano lang meron nandyan, yun. Ang paglika para sa amin, sa Gerilya, ito yung nagbibigay sa amin ng inspirasyon sa mga nakikita naming tao na umaasa kami sa gamit nga namin sa sining. So, hindi lahat ng tao may oportunidad na pumasok sa gallery, sa museum. Kami, mga artist, para kaming agents of our culture eh. Para ipakilala kung ano meron tayo, anong identity tayong meron na dapat nating ipamulat sa mga tao na meron palang ganito, mga kwentong bayan, kwentong mitolohiya, kwentong, kumbaga mga history na nagkakaroon ng kaalaman yung mga kahit simpleng tao, ah, may ganito pala, may ganito. So masaya kami kasi yung mga tao nagkakaroon ng awareness sa pag-appreciation sa art. Yung mga bata na street children, uy, painting, uy, mural, uy, street art, alam na nila kaagad. Masaya kami kasi nandun na na-target na namin yung mindset sa pag-appreciate ng art. Yung una namin nagawa sa Nagtahan Bridge, syempre may takot kami sa sobrang taas, pero nung paulit-ulit na namin siya ginagawa at kailangan talagang matapos yung artwork, nawawala na yung takot eh. Yung proseso po ng paglika ng street art, depende po sa laki, tsaka depende po sa detalye po ng disenyo. Sa street art po, marami po talaga kaming napagdaanan. Sa mga road paintings po nagsimula, tapos stickers, tapos yung ulan, yung araw, lahat ng amoy. Napagdaanan namin yan, yung walang nagpapasakay sa amin na taxi para ihat-hit kami sa gusto namin yung pipintahan namin. Mga nawawalang gamit. Kailangan muna namin kumuha ng ibang project para may pang-sustain kami ng passion artwork namin. Pambili ng materials po eh. Una po, digital art. Ngayon, latex paints, spray paints, at saka acrylics. Yan, on canvas. So, nung ginawa po namin tong wall na to sa Luneta, 6 months before, ay nagkaroon na po kami ng meeting, proposals. Talagang matindi po yung pagpaplano po yung sa paggawa dito kasi siyempre po madetalyo dahil history, pre-Spanish period po yung pinag-uusapan po dito. Saya kasi nakikita mo, meron tumatangkilik, meron nag-appreciate, meron din kumikritik. So masaya din po yun eh, na constructive po yung mga tao pagdating sa paglikha. Dahil kasama siya sa proseso para mabuo po yung buong artwork. Para sa amin, accomplishment na yun, na yung mismong mga may-ari na ng pader ang lumalapit para pintahan yung kanilang bakuran, yung kanilang wall. So, masaya kasi dati, ano eh, mahirap talaga. Pero ngayon, mas malaya nang ginagawa yung paggawa ng sini. Na sana palaguin lang to, hindi lang po kami, kahit din po yung mga ibang artists, yung iba din po mga upcoming artists din po, na patuloy lang sa paggawa ng sining, sa mga taong nagbabantay, yung mga taong naglalakad, pag-appreciate lang po talaga sa kultura natin. Malaking bagay na po yun. Ito yung makulay at mayaman nating kultura.